Okay. Marami po ang matagal nang nagtatanong, saan ba nanggaling, ano ba ang history kung bakit naging ganito yung pangalan nila na three letters tapos pinag-jumble-jumble. Yes. Hula mo, the Ortiz sisters ang pinakakikay. Sinerite ang tulog, mantika. Ang pinakamalakas kumain. Ang pinakamalakas pag-inom. Yeah. Hello, mga kapitbahay! Welcome back to another episode of Behind the Scenes! Yes, mga kapitbahay, nandito na naman kami sa aming studio dahil meron na naman tayong i-interviewin. Sino ba ito, partner? Yes, meron tayong special guest for today's video. Yes, siya po ang ilaw ng tahanan, hindi lang ng Cortez family, kundi maging ng V-Line Group of Companies. Huwag na nating patagalin pa, mga kapitbahay, ang ating butihing ina dito sa Villa. Let us all welcome Mrs. Imelda Cortez! Good afternoon, Mami Imelda. Ito naman tayo. Kasama po natin kasi, mga kapitbahay, yung talaga nga, kumbaga siya yung ang ilaw ng tahanan ng buong company namin, no? Kumbaga eh, siya yung mga nagbabantay sa amin, yung alam mo na, yung every now and then, kailangan, pag nakikita namin si Mami Imelda, oh gosh, nandito si Mami Imelda. Nakuha tayo. Kumalma ka, kapatid. So, kamusta naman po kayo, Mami Imelda? Okay naman. Awan ng Diyos. Okay naman. Mami Imelda, ngayong malapit ka ng mag-birthday, ano po ang mahihiling ninyo sa inyong pamilya, sa ating company? Actually, ang gusto kong hingin sa Diyos ay yung good health sa family. Mm-hmm. And then, kailangan sana magbigkis-bigkis pa kami ng mas tight pa sa mga pagsubok na darating. Mm-hmm. Kasi talagang binabagyo kami ng mga pagsubok. Sa pamilya at saka dito rin sa office. So dapat kung ano man ang mangyari at kung ano man ang mga pagsubok na dapat dumating sa amin, hindi kami dapat magkahiwa-hiwalay kundi lalong magbigkis kami, mm-hmm, para ma-solve ang mga problema. Yun. Yes. Nice. Speaking of office, madam, na pag-uusapan natin. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng ating mga kapitbahay na si Madam Imelda po ang head ng finance ng V-Line Group of Companies. Ito na magkakabilangan na. Okay. Pero ang tanong ko po, Madam, gano'ng kahirap po para sa inyo ang magbilang ng milyones? Eh, charon nga. Gano'ng kahirap po ang role nyo sa company? Actually, medyo mahirap kasi kailangan mong pagbalansihin, mm-hmm, yung pasok ng pera saka yung paglabas. Mm-hmm. So, minsan, medyo mahinang pasok. Pero yung labas, talagang nandyan may mga fixed expenses tayo. And then may bigla ang dumarating na mga dapat bayaran on the spot. So, kailangan aaralin mo. Minsan, nagpupuyat pa nga ako sa gabi na, sige, papirmahan natin to kay B, pero wag muna nating ibigay. Pero actually, ito, gusto kong malaman nyo na ang bilang sa finance, this is a dream come true. So hindi ko akalain, napaka malayo sa isipan ko na magiging ganito ang posisyon ko at saka business pa ng anak ko. Kasi noon, 'di ba, graduate ako ng BSBA, major in accounting. Pero syempre, nag-review ako pero hindi ako nakapasa. Anyway, kunting-kunti lang dapat nakapasa na ako, pero 'yun ang mali kasi nag-abroad muna ako bago ako nag-review. So maraming akong nakalimutan. Anyway, hindi ko na ipinilit ng second time. Kasi ang alam ko, hindi na para sa akin. So, dati, maraming mga classmate ko nakikita nila na nagbebenta ako ng libro. Lumalabas ako na ang init. So sabi nila para ano pat nag-graduate daw ako. Eh, sa arawan lang din naman ako.
So, bakit hindi daw sa mga may aircon, ako magtrabaho, yes, ganyan. Yes. And then, yung mga bats ko, sayang naman si Imelda, valediktoryon, pero ang bagsak niya, nagtitinda lang ng libro, mga ganon. So, noon pa man, nababas na rin ako. Kaya sanay na ako sa mga, ano, mga buzzer na mga ganyan. Ang masakit pa sa akin is personal nilang sasabihin sa'yo sa harapan mo. Eh ngayon, sa mga chat, di ba, nababasa yung mga buzzer. So ngayon, yung sa anak ko naman nangyayari yan, yung mga bas-bas. Yes, yes. So anyway, this is just to prove that God is alive. Kasi kung ano man ang gusto mo, alam na alam niya sa puso mo kung anong gusto mo. But hindi mo basta makukuha yon overnight. Kailangan mong pagtrabahuan at pagsakripisyuhan. So siguro, nakapasa na ako sa mga pagsubok or kung ano man. Kaya hindi namin akalain na ganitong mangyari sa business ni B at siya yung magbibigay sasagot sa mga dream ko. Siguro nga nagpapasalamat ako. Hindi ko alam kung saan galing yung humbleness. Kasi ang mga classmate ko, sila mismo nagtatanong kahit ngayon na, uy Imelda, ang ganito na pala ang narating ng anak mo, ganito na pala buhay mo, pero bakit grabe pa rin ang pagsisikap mo sa trabaho. Nasanay na kasi ako sa trabaho. Pero hinding-hindi ako nagsasabi na parang ganito, ganyan. Hindi nila ako nakikita ng ganon. Kasi sanay naman ako sa hirap eh. So, silang nagtatanong, silang nagtataka. Bakit si Imelda hindi man lang makitaan ng mga ganito, ganyan pa rin kasi pag ng trabaho, madaling araw, gising na gabi. Nasanay na kasi. Saka, hinahagod ko nga sa puso ko eh. Na minsan parang gusto ko rin magyabang. Para rin naman magising din sila na mali magmaliit ng tao. Kung bagang walang-wala ka nung nakaraan, hindi po pwede ng isang tao kung nagsisikap. Hanggang doon na lang. Pag masikap ang tao, may pagkakataon na umangat din naman ang buhay. Kaya nga, minsan sabi ko sa Diyos, ano kaya kung medyo sabihan ko rin sila na bakit? Hindi pa naman, hindi na ako ganun. Parang ganyan. Di na ganun ang buhay ko ngayon. Parang ganun. Pero sila mismo, hindi ako nagsasalita, pero sila mismo nagtatanong at nababalitaan ko, ay, si Imelda, okay na palang buhay, ang yaman ng anak, at ganito, ganyan, ganyan. Pero pag naririnig ko yung ang yaman ng anak, mayamang na din daw ako. Kasi may, hindi. Kasi para sa akin, ang bulsa ng anak ko, iba ang bulsa ko. Hindi kami mag-iisa, hindi pwede. At saka ako yung nanay na never, ang daming nagsasabi sa akin actually na dapat alam ko daw kung gaano karami ang pera ng anak. Pero hinding-hindi ako nagtatanong. O hindi, ilang milyon na ba pera mo anak? Hindi. Never, nahihiya ako. Kahit nga minsan pag tinatanong ko, magkano ba kinikita mo ng YouTube anak? Pag di na siya nagsalita, hinding-hindi ko tatanungin talaga na, yes. Uy, yung ganun. Kukulitin. Ganun lang. Kaya sa kaalaman ng lahat, hindi kami yung magulang na inaalam kung ilan na ang pera ng anak namin. Kahit dito sa finance, yung office lang, pero sa personal yun. Tama naman po yun. Actually, yung actions, no, speak louder than words. No? Correct. Diba, yan yung palagi nating sinasabi na hayaan natin makita ng mga tao yung mga ginagawa natin. Yeah, kasi by the end of the day, yun yung magsasabi sa kanya kung ano yung result ninyo ngayon. Mm. But speaking of madam, napag-usapan na rin naman natin yung mga narating ninyo ngayon. How do you see the company 5 or 10 years from now? Ang talagang pre-pray ko at siguro tanging ang Diyos ang nakakaalam. Yeah. Ang pinakamain na isipan namin ngayon at sa kasarili ko, yung sana lumaki pa at mas marami pang taong matutulungan. Kasi alam ko kung gaano kahirap maghanap ng pera. Naranasan ko utang dito, utang dyan, sa totoo lang. Mag-iisip ka muna kung anong sasabihin mo. Yung mga ganun. Kaya nga, may mga tao na dumadain sa atin. Nag-advance mga something ganyan, napaka soap sa puso yan, yes. Lalo na kung sa bata, sa mga uniform, pag-endo, parang ano talaga yun, kasi naranasan, grabe yan. Talaga ka ano sa... So ang gusto ko nga sana, pagdating ng panahon na sobra-sobra na pera ni B or what, yung magkaroon ng foundation or charity na para sa mga bata,
mga nag-aaral, ang ganun, or yung pang mga kuryente na mga, kuryente na mapuputulan, na naranasan din kasi na yung napuputulan, mga something ganyan. So yun ang pinaka-ano ko, prayer ko na sana pag yumaman pa or maging successful pa lalo si V at saka si Kong, may ganun. Speaking of ano naman, mapunta naman tayo sa medyo konting personal po sa inyong love life. Ayan. Yeah. Okay. So, hindi naman po gusto ko yan. May love team. So, hindi rin naman lingid sa kaalaman ng ating mga kapitbahay na ang kabiyak ni Madam Imelda, si Sir Rolly Cortez, ay ang general manager naman ng V-Line Group of Companies. Okay. So, ngayon ang tanong ko naman, Madam, sa relasyon na ni Sir, paano niyo naman nahihiwala yung bilang professional na magkatrabaho kayo dito sa opisina, tapos pagdating sa bahay, paano niyo po na ma-manage yung ganong klaseng relationship na paghihiwalay or na ma-manage yung relasyon niyo? Actually, para sa akin sa ngayon, hindi mahirap eh. Kasi pag nasa bahay, daladala ko lagi yung laptop. Uupo na agad ako nagtatrabaho. Pero ang nagagawa namin sa bahay, yung nag-uusap kami tungkol sa mga empleyado. Mga performance, hindi mo maiwasan. Pero yun yung mga pinag-usapan namin, yung hindi pwedeng pag-usapan dito dahil naririnig na ng iba. Yes. So, kumusta naman si ganito ha? Kumusta naman si ganito? Ganyan. Kumusta? Mga ganun lang. So, ini-evaluate namin bawat tao. So, dun namin pinag-uusapan. Pero so, work pa din. Work pa din. Sa bahay. Yes, work pa din talaga. Si Mr. Cortez talaga. Nagagalit na nga sa akin. Wala ka ng pahinga. Pero alam mo, yun nga ang hindi ko malaman sa sarili ko eh. Pag may ginagawa ako, masyado akong focus. Mm-hmm. Kahit saan. Yung parang gusto ko maging perfect. At yung hindi ako masabihan na, uy, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Parang ganun. Mm-hmm. Ang gusto ko yung maging excellent, perfectionist sa gawa ko, sa ginagawa ko. Kaya pag naku-question ako, bakit saan ako nagkulang? Kaya minsan kahit 3 o'clock, gigising ako or 1, di ako makatulog. Nag-iisip na ako. Pupunta ako sa harapan ng laptop ko, nag-iisip, or kung ano man, di makatulog. Ano pa yung gagawin ko? Yung mga gamit. Masyado akong ano, yung parang lahat, kahit saan ako pumunta, kahit saan trabaho ako meron, parang gusto ko maging, walang masabi ang ibang tao sa ginagawa ko. Yung ganun. Yes. Yung ganun ba? Yung parang ginawa mo lang. Kasi ang patakaran ko, I have to do my best and God will do the rest. Kung ma-feel man ako, hindi ko nasisisin ang sarili ko because I have done my best. Yun. Matanong ko nga, gano'n na po kayo katagal ni Sir Ronnie nakasal? Ayan. Kasi nag-live-in din kami. Ikinasal kami after ng binyag ni V. So, actually, ang Cortez na ipinanganak na Cortez ang pangalan ay si Eve lang. Ipinanganak sila tumbaga talaga sa birth certificate, yung dalawa, si Ivy at saka si Eve. Kasi pag sa hospital, ihinahanap yung marriage contract. Mm-hmm. Hindi pa kami kasal noon, live-in. Actually, kaya ganun, to make this story short, hindi talaga kami ano ni Rolly na matagal. Mm-hmm. Nandun yung isipan namin na kung talagang kami, hindi naman kasal ang na para kayo. Pero we have the plan na talagang isakasal kami. Yun nga lang, dahil sa walang pera pa at saka nakakonsentrate din kami, saka na lang hanggang sa nagtagal. Pero yung kapitbahay namin na ninang ko, sabi niya, Mel, nakikita ko kung gaano kayo magtrabaho. Parang mas mabless kayo, magpakasal kayo, kahit sa simpan lang. Isang ninang, isang ninong lang kami. Oh. Pag-usapan naman natin ngayon, Madam, ang inyong tres moments. Yes. Miss Ivy, si Madam V, at si Eve. Okay. Marami po ang matagal nang nagtatanong, saan ba nang galing? Ano ba ang history kung bakit naging ganito yung pangalan nila na 3 letters, tapos pinag-jumble-jumble, ikot-ikot lang. Pasukan na naman! At hindi lang yan! Face-to-face classes na ang karamihan sa mga students ngayon. Kaya mga mommies and daddies, para sa mga anak niyong nagsisimula na o magsisimula pa lang matutong magbasa, hatid ng TPKid sa inyo ang aklat sa panimulang pagbasa. Mabibili niyo na yan dito sa TPKid Shop. Abangan dahil learning starts here sa TPKids.
eto ang katotohanan niyan. Nung nag-uusap kami ni Mr. Cortez, sabi ko kaagad ha, napakababaw yung dahilan kung bakit tatlong letter word. Kung maaring ang may nakuha kami na pangalan na isang letter lang, yun na yun. Kasi noon, mga classmate ko, ang hahaba ng mga name. So, nagpa-emailda ako, di ba? Isa lang, ako lang yata. Nakapasa na ako. Nagpasa na ako kasi pupunuin mo yung papel. Tapos na ako sila. Hirap na hirap pa yung mga bata. So, ang sabi ko, liitan na lang natin para yung mga classmate ng anak natin, nagsusulat pa, hirap na, eh, yung anak natin nakapasa na, di ba? Nakapasa na. Yun lang. And kaya naging IB. Kasi okay, nasabi ko, IB Bulan, single din. Yun. Parang, kaya pumayag na ako na IB. Pero yung second na si V at saka si Yib, ang nakakaalam na dyan, basta ang alam namin, nararambulin, kung paano naging V, si Rolly ang nakakaalam. At sa kung paano naging Yib, si Rolly ang nakakaalam. Siya na ang nag-isip. Yes. Oh. Actually, ang secret daw niyan, partner, yes, ay nandun daw sa libro ni Sir Rolly. Yes. No? So, pag nakita niyo yon sa aming website sa TP Kids. Yes, yung Philippine names. Yes, nandun yung mga pangalan, yung sikreto dun sa pangalan ni V, ni Ivy, at ni Yim. Nako, yes. Alam niyo ba mga kapitbahay, available na yan sa ating TP Kids. O diba, napromote pa natin. Okay. Yes. Kaka-launch lang ng ating TP Kids. Alam nyo ba mga kapitbahay, ito po yung first 50 na bibili nitong Philippine Names Puzzle. At ito, ayan, Philippine Names Puzzle 1 and 2. Meron po pirma ni V. Cortez. So kung gusto nyo malaman ang sikreto kung bakit Eve, Ivy at V ang kanilang pangalan, bili na kayo sa TV. Check out nyo na yan mga kapitbahay. Nauna. Bongga. Speaking of Ivy, V and Eve, meron kaming konting pag-games lang. Para makilala naman natin sila based sa inyong perspective. Okay. So bilang ina ni Miss Ivy, ni Miss V at ni Miss Eve, magkakaroon tayo ngayon mga kapitbahay ng hula hoop. Yes. Wow, ay, natin ang mga pinakatatagong sikreto. Magkakamali ako niyan. Magkakabukingan ako pa sa kanilang tatlo. Okay. Let's itay. Sa wakan niya lang may pangalan naman. Okay, para di ako magkaman. Tatanungin namin kayo ng question, tapos itaas niya na po kung sino sa kanila yung pinutukoy na. Yes. Okay. Tapos siguro magbigay lang kayo mga one sentence na okay. Paliwanag. Okay. Bakit nga ka? sige, Bart, simulan mo na. Okay, for our first question, hula hoop, the Cortez sisters ang pinakakikay. Oh, yung pinakakikay? Ako, mana ata kay mother ito. Ito. Ah! Pakita natin sa camera. Pakita natin sa camera. Si Miss Bibi. Siyempre pa. Bakit po, madam? Basta, siya lang ang alam kong ganyan. Manang-mana pa sa mga. Iba talaga kasi character ni B. Kasi 8 months mm-hmm. yan eh. Okay. So, pero yung pakikaya naman niya, tingnan niyo naman, V-line. Kaya wala naman tayong tanong talaga doon kung sino ang pinakakikay. Nasa iyo na ang corona matapos. Yes. Okay, ang ating second hula hoop question. Sinesh ite ang tulog, mantika. Ay, alam mo. Nakopo. Jamare! Bakit ka daw? Ay, mataba ito nung bata. Bakit ka tumawa? Mataba! Ay, okay na po. Hirap gisingin to. Okay, hula-hula naman sa Cortez sisters. Ang pinakamalakas kumain. Ay, ito talaga. Madam, labas kami dyan. Pati ng bata yan, malakas kumain to. Madam, labas kami dyan. Disclaimer lang, Miss B. Wala kami dito, han. Tatanong lang po kami. Pero, wait lang, yung katakawa naman. O, tito. Bakit? Bakit? Naku, nailusot mo pa yun. Eto naman po, madam. Next, hula hoop question natin. Hula hoop sa mga sisterettes ang pinakamalakas. Bakit? Oh. Yan. Ay, malakas mag-inom. Palagay ko ito, de.
Oo, kasi ito may nakita nga ako na pinagtatago nila na ano eh, talagang malakas to. Nagtatago na. Nagtatago na. Minum, nakita ko, mayroong parang, akala kasi nila, hindi kami marunong tumingin sa mga, dati yung My Day. Mm-hmm. Akala nila lang yon, pero may nakita ko doon na talagang umiinom siya na ginaganon pa. Tapos ano, itinago ko na lang kay Mr. Cortez kasi nakita ko yun. Akala, may nagsabi nga, hindi marunong tumingin si mama sa My Day. Eh, nakita ko yun. Eh, nung narinig ko yun, paano ba tumingin ng My Day? Ayun, nakita ko siya. Oo, nag-hula. Okay, hula-hula man sa Cortez sisters. Ang laging napapatawag ang magulang sa school noon. Meron ba? Napatawag? Eh, si B. Napatawag yan kasi nga nang sipa ng lalaki to yung classmate niya, napatawag. Oh, mabagsik to. Mabagsik to, kaya niyang i-ano ang sarili niya. Matapang ka. Oh, matapang to. Sige, ay lumayo naman tayo dun sa mga controversial na tanong. Ito na lang, madam. Hula ho sa magkakapatid ang pinakamabait. Ay, lahat ng ay, pinaka ha? Pinakamabait. Ito eh. Ah, o pambawi. Bakit, madam? Sabig. Actually, si B, iba siya. Okay. Uy, ang ganda! Ito naman yung kwarto nila, mama. Palika, kwarto nyo muna. Tatlo. Iba siya. Mulat-mula pa. Tatanda. Iba. Mahirap lang magsabi kasi hindi ko, itong si Eve, bata pa. Mm-mm. Hindi ko alam. Pero sa edad niya at sa edad nitong dalawa dati, mm-mm, iba si Eve. Ibi iba talaga. Tanging naiiba ugali. Tanging. Mafe-feel mo talaga yung pagmamahal. Oh, mafe-feel mo talaga. Bawi na kami, madam. Ay, hula mo naman sa magkakapatid ang pikon, naging pikon. Ay, saran. Madali oh, lang. Pikon lagi to. Oh. Ah, ito kasi si Ivy. Alam ko na ang dahilan. Ngayon ko lang napagtanto din. Siya kasi ang naka, yung parang living evidence, mm-mm, sa nangyari sa buhay na. Witness. And witness. At saka sa hirap, sa pagtitinggal, na-witness yung hirap na naging hirap ng buhay namin. Nagtitinda siya. Tapos sa batang edad, nasubukan niya yung nagtitinda tapos sa habulin ng polis, mga something. Habulin ng pulis? Oo, yung itatago, yung pa. Oh, ba't kayo nagpupesto dyan? Ito, kaya niyang mabuhay kahit nawala siya. Parang ako, na without money, masipag diskarte. Madiskarte, masakripisyo ito. Oh. Actually, ito ang nakatulong sa amin talaga ng hirap. Mm-hmm. Kasi si Bindi masyado eh. Antukin kasi ito. Tug talaga siya. Pero na-witness din niya yung hirap. Mm-hmm. Siguro nakalagay na sa utak niya kaya siya nag-grabbing pagsisip. Sinwerte siya dahil siguro alam ng Diyos na ang puso niya ay iba. Ibang-iba talaga siya. Iba siya, iba ang puso niya. Na kung maaari ayaw niya kaming paproblema, yung parang basta iba siya. Mm-hmm. Hindi ko pa mahanap yung salita kung paano ko siya i-describe. Mahirap. Kaya siguro siya pinagpapala. Yes. Oh, ito naman, madam. Hula-ho sa magkakapatid. Ang pinaka kuripot. Ay, kuripot. Ito. Ay, ito nagkamali ako. Nalito. Si Monso, pinaka kuripot. Kasi, alam niya gaano kahirap umutang. Nasaksihan niya. Alam niya yung sama ng loob ko pag nagsasabi ako, umutang ako. Wala, di ako nabibigyan, napagbibigyan. Uh-huh. Alam niya. Kaya masyado tong ano sa puta. Parang masyadong mahirap maglabas. Pag magsabi ka, ma, para ano, anong gagawin niyo, ma? Magtipid ka, ma, mga ganun. Eto, kuripot to. Saka kung may utang ka, uh-huh, kumari, nakahiram ka,
sabi-sabi niya. Tapos, nasaan naman yung ganito, ganyan? Tapos, sasabi niya, ma, kailan mo ako bayaran? Hinabunta. Singin na naman. Alright, so, hula ko naman sa magkakapatid, ang laging sakitin. Sakitin, walang, ito, ang sakitin sa amin, ito. Ito nga, dito, actually, ito ang problema ko na sinasabi ko, uminom siya nung damo na inaanong. Anong damo yan, ha? May damo dyan. Yung damo dyan sa My Car Park, yung ang tawag dyan ay nasa Facebook. Nasa Facebook. Nakalimutan ko. Yun nandyan sa ano, mali, yung parang may ano dyan na ilalaga mo lang. Umiinom ako, pero sabi nila dapat, di ba may sakit siya sa mga matris ko. Oo. Ito actually ang pinaproblema ko na pinapanalain ko na sana Lord, ibigay na lang sa akin yung sakit niya. Huwag na lang siya. Ganun talaga makalami. Okay, eto na nga mga kapitbahay. Maganda tong tanong na to eh. Madam Imelda, hula ko sa magkakapatid, ang pinakamaingay. Eh? Nako po. Mag-iingay ng grabe parehas itong dalawa ito. Si Ivy saka si B. So, maingay pa lang dalawa. Tawa pa lang nila eh. Grabe na. Eto pag pumunta sa finance to si Ivy na gugulat kami. Lahat nabubulabog kami. Nalatapon po yung mga bagay. Oo. Grabe na. Bibigla kami ito. Parang bagyo kung dumating to. Tahimik kami ng gugulo. Ay, biya. Hindi kami nanggan yan. Ang hula naman po sa kanilang tatlo, ang pinakaiyakin, ay mababaw ang luha talaga. Ay, mababaw ang luha ni Ivy talaga. Sunod si Eve. Ay, Ivy mababaw. Kunting-kunting ano lang na iyak-iyak na. Ito, may, ito ah. Iyakin to. Ito rin. Pero si Eve, parang may pagkamatigas ng puso. Hira siyang umiyak. Maliban na lang. Oo. Yes, sir. Ayun, bata naman sila, madam. Hula ho sa tatlong magkakapatid ang mahirap pakainin ng gulay. Lahat sila. Ay, ito. Nagugulay po ba sila? Nagugulay ito. Ah, talaga. Sim. Pero kumakain naman. Mahirap to hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oo, ewan ko dyan. Mahirap. Actually, yung katulong, nalaman kong dahilan niya kung bakit. Parang nagdadalawang isip siya kung magre-renew. Dahil nahiya na daw siya. Kasi kahit anong luto, ubos na daw yung alam niya na luto. Hindi pa ito pinapawal. Kaya nga, sabi ko kay ate, huwag yun ang intindihin mo. Te, basta magluto ka dyan. Kung ayaw niya, edi huwag. Hindi mo ito kumain. Nakakaloka. So, eto madam, next question natin. Hula ko sa magkakapatid ang hindi mahilig, maligo. Nako. Parang kilala ko na rin. Yung hindi mahilig maligo? Or tamad maligo? Yes. Ako ha, hindi ako tatawa dyan. Quite a comment. Ang tamad maligo, eh, ang ngayon ha, ang pagkakala. Ngayon, Kasi ito si B eh. Ngayon, nagkasakit kasi ito ng dahil sa tagal niyang maligo. Nilamig, oo. Ngayon siguro nagbago. Kasi noon yan, panay ligo-ligo. Ang tagal pa sa CR. Dati. Ngayon, nagtaka ako. Pag naliligo ako, sabi niya, pag tinatawagan ko ngayon nasa payaman siya, mamay, tapos na siya. Parang bilis na niya. Pero, minsan sinasabihan ko, kasi siguro rin, di ba naka-aircon? Pag naka-aircon ka kasi lagi, o parang tatamba rin kang maligo. Mga ganun. Ano masasabi natin ngayon? Message ninyo sa magkakapatid? Yes. Na si V, si Im, tsaka si IV. Alright. Dito tayo sa camera. Itong tatlong anak ko na magaganda, actually, ang iniisip ko na lang ngayon is si Eve. Kasi bata pa. At saka hindi niya alam ang trabaho kasi. So, in case man na mawala na ako bukas or in the near future, ganun, itong dalawa kaya na nilang mabuhay eh. They could live with their own. Ito, baka mahirapan pa. So sana ang panalangin ko mag-mature na siya, pinipilit ko. Pero ang alam ko naman mababait yung dalawa. Yes. Na in case na hindi na namin madatnan yung maging successful itong si Eve, tutulungan siya. Anyway, itong dalawa,
kahit na anong mangyari, kaya nilang mabuhay. Oo, si IB, kahit wala man, kulang man sa material, sa financial, masipag to. Yes. Kaya niyang lahat, kahit na anong magluto-luto dyan, magtinda dyan, na-train. Mm-hmm. Ito naman, madiskarte na pag na-bless, may pera siya, di lalo tong mabubuhay. Mm-hmm. At ito, mapagmahal sa mga kapatid talaga. Yun ang na-feel ko talaga. Ito talaga, niisip niya, magulang niya, kapatid niya, mga kamag-anak, everything. Ito kakaiba. Yes. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Siguro ito yung regalo din namin. Yes. With that said, maraming salamat, Madam, sa pagpapaunlak sa V-Line Media Group sa interview na ito. And in behalf po ng buong team namin, advance Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan! Happy birthday to you! Okay, wish tayo, ma'am, and blow the candle. Alright! Maraming salamat, Ma'am Imelda. Pinaunlakan niyo kami ng inyong interview at mas lalo namin kayo nakilala at ang buong pamilyang Cortez. Okay, yes, maraming salamat po, Ma'am Imelda. At maraming salamat din po sa mga kapitbahay natin na tumutok sa ating Behind the Scene episode ngayon. So if you want more exclusive chikahan like this, don't forget to follow us on our social media accounts and visit our website at www.vline.net. And that's it for today's episode, mga kapitbahay. I'm your host. My name is Carol. And my name is Kat. Until our next episode of Chikahan, mga kapitbahay. Bye-bye! Bye!